PTV at Radyo Pilipinas. Wala ho bang tawag nito, data breach sa ating pong mga kababayan na karehistro sa Philippine Statistics Authority after nagkaroon po ng hacking incident? Sir Aljo, no? Ang na-hack po ay ang CBMS na, okay, na data storage facility, ano po, Sir Aljo. Okay, ano ba ito? So ang CBMS ay ang community-based monitoring system. Ito po yung isang activity ng Philippine Statistics Authority kung saan kinokolekta po natin ang mga datos ng ating mga kababayan on the local level or sa LGU level, no? So basically the hacking was limited to this as of the investigation that we have right now. So lahat ng LGUs na ito, attorney? Hindi naman po lahat ng ano ng LGUs kasi ang Go ahead po. Hindi naman po lahat ng LGUs ay kasama doon sa isinagawa na CBMS. Kumbaga ano, yung lahat ng mga LGUs na supposedly na i-cover ay hindi naman sumali sa CBMS, tandak ng CBMS magmula nung 2021 up to the present. Pero may sinasabi dito ang DICT, significant daw yung data involved dito sa mga nakaparehistro na sa PSA. Although sinasabi niyo po, local level lang sa may LGUs. Ilan po ito? Gaano kadami? At totoo bang significant ang data involved? Doon sa may extent nung ano nung na-download na files under this activity, the CBMS, patuloy pa rin po namin iniimbestigahan kung kaano kadami yung saklaw nung nakuhang data files. But we can say that there are data files that was exfiltrated by the hacker. Ano po itong mga files na ito? Pangalan, birthday, number, telepono, paano po? Email address? Opo. Ang CBMS po ay naglalaman, ito po yung ano pagkokolekta ng mga datos ng ating mga kababayan. Oh. So meron pong meron po itong mga demographic information, so maaaring nandun din po ang pangalan, ang address at iba pang mga information regarding sa mga respondent ng ating mga kababayan. Okay. So nakakompromiso ba itong mga demographic info na ito katulad ng nangyari sa PhilHealth? Inatake sila ng Medusa ransomware? Ito ay hindi natin masasabi kung ano yung paggagamitan ng ating hacker, pero kung nakuha ang demographic information, maaari itong gamitin para magkapag-target ng specific na data subject, ano po, Sir Aljo. So kaya pinapaalalahan na namin ang ating mga kababayan na hindi mag-trust ng mga hindi kilalang mga tao. Okay, so ano pong aksyon na PSA ngayon para hindi na kayo madaling ma-atake nito mga hacker na ito? Yes, Sir Aljo. Nung nalaman natin ang incident na ito, agad kaming nagpatawag ng or inactivate namin ang data breach response team namin. Magmula noon, inimbestigahan namin ito at in-isolate namin ang affected na storage facility. So, ito ay limited, sinabi ko na nga kanina na limited ito sa CBMS. So, hindi naman po apektado yung iba pang mga databases na hinahawakan ng PSA ngayon. Katulad ng PhilSys at Civil Registration Service, no? So, naka-isolate na po ito. Tinurn down na po namin temporarily ang system na pinapatakbo para magkakolekta ng data at kung saan kami nagpa-process ng data para hindi na lumala yung pagkaka-exfiltrate ng aming mga data, ano po. Gusto namin makasigurado na
na wala nang malinis na kapag ano kapag in-earn on na namin yung system na yon. Bukod doon, nagdadagdag kami ng security measures, lahat ng angulo, technical, organizational, and physical measures sa aming mga services, sa aming mga systems. At nakipag-coordinating kami sa DICT CertPH, sa ating mga law enforcement agencies, the anti-cyber cybercrime group of PNP and NPI. Nag-coordinate na din po kami doon for assistance, Sir Aljo. Okay.